Walang NBA player na naniniwala na magkakampyon ng Lakers ngayong season, pero bago yan, pinatawan nga po ng one-game suspension ng Warriors forward na si Draymond Green dahil sa ginawa nitong pag-apak sa chest ng big man ng Kings na si Domantas Sabonis. Malaking dagok ito sa Warriors na wala si Green sa kanilang game 3, lalo na't down sila ng 0-2 laban sa Kings. Pero ngayon lumalabas na nagkaroon ng tama ang chest ni Sabonis dahil listed as questionable nga po ito sa game 3 dahil meron itong sternum contusion injury. Pero ayon nga po sa karamihan, naarte lang daw ang sentro ng Kings at maglalaro pa rin ito sa game 3 matchup nila laban sa Warriors. Anong sabi nyo dito mga brother? Samantalang mga NBA player hindi naniniwala magkakampyon ng Lakers ngayong season. Tinitingnan nga po ng karamihan na underdog ang Lakers laban sa Memphis, pero pinatahimik nga po ng Lakers sa mga haters nila matapos na makuha nila ang panalo sa game 1 na home court pa ng Memphis. Nagkaroon nga po ng survey ang The Athletic sa maraming NBA player kung sinong mananalo ng kampyonato ngayong season. At ang naging nanguna nga po para sa nasabing botohan ay ang Milwaukee Bucks na nakakuha ng 62% chance. Pasunod nito ang Boston Celtics at Golden State Warriors. Nakakuha din ang boto ang Nuggets, Suns, Sixers, Clippers at Kings, pero wala nga pong NBA player ang bumoto sa Lakers, meaning walang naniniwalang NBA player na magagawa magkampyon ng Lakers ngayong season. Madami talagang walang believe sa Lakers ngayon mga brother sa kabila ng ipinapakita nilang laro ngayon. At Patrick Beverley gustong sumahod ang 13 to 15 million next season. Matapos nga pong kunin ng Lakers si Beverley sa pagsimula ng season na kung saan hindi naging maganda ang pananatili niya sa Lakers, kaya itrinade siya ng team papuntang Chicago Bulls, e nagbanta nga po siya sa Lakers sa palalaglagin niya ang team sa playoffs. Na siyang kabaliktaran na nangyari dahil nakapasok ang Lakers sa playoffs at laglag naman ang team niya na Chicago Bulls matapos na matalo sa Miami Heat para sa 8th seed ng playoffs. At ngayon sinabi nga po ni Pat Bev sa kanyang podcast sa dapat tumaas palalo ang sahod niya next season na dapat daw ay 13 to 15 million dollars dahil hindi pa daw bumabagsak ang laro niya. Hindi daw bumabagsak pero sa naging last game nila laban sa Heat, wala nga pong naiscore si Beverly miski isang punto sa isang must win game nila na magdadala sana sa kanila sa playoffs. 27 minutes lang na cardio. Isa pa, may edad na rin ang nasabing point guard dahil ito ay 34 na. Anong masasabi nyo dito mga brother?